Tonyo! Tonyo! Tonyo, maaabutan na nila tayo! Dumiretso ka lang, Digo! Tahakin mo ang daan papuntang baryo nyo! Ako si Rodrigo, at ito ang aking kwento. Pamamalakaya ang nakagisnang kabuhayan ng mga tao dito sa amin. Palibhasa'y napapaligiran kami ng karagatan. Kalat ang isla dito sa aming lugar. May ilan pa nga na lumulubog, lumilitaw. Depende kung high tide o low tide. Niminsan ay hindi sumagi sa isipan ko na lisanin ang lugar namin dito sa norte. At kahit pa sinasabi na lang maganda ang itsura ng Maynila, ay hindi ko na hinangad ang mga bagay na yon. Oo nga't payak ang pamumuhay namin dito, pero kontento na ako sa kung anong meron kami. Malayo sa gulo, walang polusyon, at isa pa, payapa ang pamumuhay ng mga tao. Halos wala ngang halaga ang pera dito sa aming lugar, dahil kahit saan kalumingon ay sagana ang biyaya ng kalikasan. Paraiso naming maituturing ang Isla Porosa. Ang buong akala namin ay hindi na magbabago ang lahat hanggang sa dumating sa bayan namin ang pamilya Condrado. Marami silang ginawang pagbabago sa isla. Kahit pa nga wala pang isang taon buhat nang dumating sila. Nariyan ang magpatayo sila ng plantasyon upang kahit papano ay magkaroon ng kuryente sa buong kapuluan. Pero ang ipinagtataka ko lang ay tuwing umaga lang nagagamit yon, kaya sa tuwing sasapit ang gabi ay napakadilim pa rin ng buong paligid. Ang sabi nila, kulang daw ang supply ng kuryente, kaya tuwing umaga lang ito binubuksan. Napapatanong na lang ako, kasi dapat tuwing gabi talaga nila yung bubuksan para may dumaloy na liwanag sa buong paligid. Nagtayo rin sila ng isang malawak na farm kung saan iba't ibang klase ng hayop ang kanilang inaalagaan. Marami ring trabaho ang nagbukas para sa mamamayan ng Isla Porosa. Unti-unting nagkaroon ng kaunlaran ang aming munting bayan, maging ang mga kalsada ay dahan-dahan na ring naisaayos. Ganon kayaman ang angkan ng mga kontrado, kaya't hindi na nakakapagtaka na manalo ang padre de pamilya nila na si Don Anastasio Condrado bilang gobernador ng bayan. Sa totoo lang ay wala pa ni isa sa amin ang nakakita sa gobernador ng personal. Madalas ay larawan lamang nito ang makikita mong nakapaskil sa kung saan. Malaki ang mansyon nila na napapaloob sa gitna ng malawak na hasyenda Condrado. Iilan lamang ang nakapasok sa gitna ng hasyenda na kung saan ay may sariling bakod ang mansyon. Mahigpit na ipinagbabawal sa kung sino man ang lumapit sa mataas na bakod na yon. Dibaril ang mga bantay at mabibilang mo lang sa isang araw kung ilang beses nagbubukasara ang tarangkahan ng mansyon. Sa totoo lang, matagal ko nang nais makapasok sa mansyon ng mga Condrado. Gusto ko kasing makita ang nag-iisang anak nilang dalaga na si Fidela. Walang duda, agad niyang nahuli ang puso ko. Kahit napanadalian ko lamang nasilayan ang kagandahan niyang taglay nang minsan silang napadaan sa pantalan kasama ng kanyang ina na si Doña Conchita sakay na magara nila sa sakyan. Hindi ko alam kung nagpapantasya lang ba ako o kung ano, pero nakita ko na nakatitig din sa akin si Fidela. Hindi naman sa pagmamayabang, pero makisig at matipunong lalaki ako kung titignan. At hindi mo itatanggi na maraming dalaga ang nagkakaroon ng interes sa akin. Kaya't na mag-anunsyo ang tagapamahala ng mansyon na kailangan daw ng mga Condrado ng tao magsisilbi, ay wala na akong pag-aanilangan na nagpresinta. Noong una ay ayaw pa nga akong payagan ni Itay. Wala daw siya makakatuwang sa pamamalaot. Pero sa huli
ay nakumbinsi ko rin siya dahil na rin sa laki ng halaga na maaari kong kitain sa paninilbihan sa mga kondrado. Matagal na kasi kami nangangarap ni Itay na mapatapos namin sa kolehiyo si Ising. Siya ang nakababata kong kapatid. Si Ising na lang ang tanging alaala ni Inay buhat nang mawala ito. Sinawing palad siya matapos niyang ipanganak ang kapatid ko. Mahigpit ang bilin ni Inay na igapang namin ang pag-aaral ni Ising hanggang sa makapagtapos ito sa kurso ng medisina. Yun kasi ang pangarap na nasira kong ina. Isa nga pala siyang kilalang magagamot sa aming lugar. Nung una ay inakala kong sa loob ako ng mansyon magtatrabaho. Pero laking gulat ko nang dalhin ako ng isang namamahala sa likod na parte ng mansyon. Doon nga ay tumambad sa akin ang isang malawak na kulungan ng mga baboy at kambing. Yun pala ang magiging papel ko, ang mag-alaga ng mga hayop. Para sa akin, ayos na rin yun dahil sanay naman ako sa mabibigat na trabaho. Ano pa kaya itong mag-aalaga lang ng mga hayop? Oo, medyo mabaho, pero ayos na rin. Dumalas na kasi ang pagkakataon na masilayan ko ang kagandahan ni Fidela. Mga 3 beses yon sa isang linggo. Madalas sa hapon siya sumisilay sa bintana. Ewan, pero nagtataka talaga ako. Kasi parang wala namang nakatira sa loob ng mansyon. Wala kasi akong halos makitang tao doon bukod sa mga tagapagbantay nila. Halos mapanis din ang laway ko dahil sa wala akong makausap sa loob habang nagtatrabaho. Maliban na lang kay Goryo. Dalawa kasi kaming nakapasa sa mga aplikante. Tulad ko ay matipuno din si Ungas. Yun nga lang medyo pilyo. Sa totoo lang, isa sa layunin kong pagpasok sa mansyon ay tulad din ng sa kanya. Oo, may gusto din siya kay Fidela. Madalas pa kami mag-asaran lalo na matapos sa maghapong trabaho. Nagtatalo kami kung sino ang magugustuhan ni Fidela. Sa totoo lang, medyo nabubwisit na ako kay Goryo. Sobrang hangin kasi. Sinabi ko naman sa'yo pre, huwag ka nang umasa. Kitang kita naman na sa'kin nakatoon ang paningin ni Fidela. Yung sumisilip siya doon sa bintana. Ha? Ang sabihin mo, nabubwisit lang yung sa datingan mo pre. Lagi kasing nakahubad eh, at mukhang madungis. Diyan ka nagkamali pre. Nakatitig siya sa'kin. Dahil naaakit siya sa pandesal ko sa tiyan. Tsaka sa mga bukol-bukol kong muscle. Aba, lokong to ah. Makapagsalita ka. Kala mo ikaw lang meron yan? Hoy, baka nakakalimutan mo. 8 piraso ang pandesal ko. Eh sa'yo, 6 lang eh. Pero aminin mo, sa akin madalas nakatingin si Fidela. Diba? Buisit, medyo natauhan ako sa sinabing yun ni Goryo. Nakakalalaki na ang uwas na to ah. Minsan, gusto ko na siyang hamunin ng suntukan. Pero hindi ko talaga maitatanggi sa sarili ko. Madalas ka nakatitig sa kanya, si Fidela. Asar. Akala ko pa naman, ay may pag-asa na. Para tuloy gusto ko na sumuko. Isang hapon, habang tinatahak namin ang daan papauwi, ay sobrang saya ni Goryo. Noong una, ay ayaw niya pang sabihin kung bakit. Pero dahil sa mapilit ako, ay nagsalita na rin ito. Para kang baliw, Goryo. Bakit ba kanina ka pa pangiti-ngiti dyan? Sikretong malupit. Hindi ko pwedeng sabihin. Ano ba kasi yun? Para ka naman sira dyan eh. Dalawa na nga lang tayong tao dun. Gumaganyan ka pa. Tao? Anong palagay mo sa mga namamahala at pamilya kondrado? Mga multo? Para kang sira eh. Ang ibig ko sabihin pre, tayong dalawa na nga lang yung palagi mag-uusap at magkasama sa likod ng mansyon. Tapos pinaglilihiman mo pa ako. Sige na nga. Pero, pre, uunahan na kita ha. Sa totoo lang kasi, may pagkakaunawaan na kami ni Fidela. Ha? Hindi ayos. Hindi ikaw na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yon. Ayoko maniwala, pero mukhang hindi nagsisinungaling si Goryo. Minsan ko kasi siyang nahuli
nakausap si Fidela habang nakadungaw ang dalaga sa bintana. Mabilis na nagkubli ito nang maramdaman na paparating ako. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako ng mga sandaling yon. Pero patay malisya na lang ako. Kunwari na hindi ko sila nakita. Kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na baka may tinatanong lang sa kanya si Fidela. Pero ngayong umamin na sa akin si Goryo, ay tuluyan ang gumuho ang pangarap ko. Nanlulumo akong umuwi ng bahay at kinabukasan ay hindi muna ako pumasok. Nagpasuyo na lang ako kay Ising na pumunta sa tarangkahan ng mansyon at ipaalam sa mga tagapagbantay na hindi muna ako makakapasok. Pinasabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko, pero ang totoo ay naglasing ako sa tabing dagat. Sobrang sama ng loob ko noon. Bakit pa kasi umasa pa ako? Siguro nga, sadyang mabait lang ang senyorita ng mansyon. Kaya nginitian niya rin ako nung una ko siyang makita. Bad trip talaga. Kinabukasan ay napansin kong hindi pumasok si Goryo. Sa kabilang baryo kasi siya nauwi. Kaya bihira lang kami magkasabay sa pagpasok sa umaga. Pagdating kasi sa masukal na parte ng gubat, ay naghihiwalay na ang daan namin. Kaya hindi ko siya nakakasabay sa pagpasok. Noong unang dalawang araw ay hindi ko pinansin ang pagkawala ni Goryo hanggang sa hindi na ako nakatiis. Nagtanong na ako sa isa sa namamahala sa mansyon. Sa totoo lang, nag-aalangan pa nga ako dahil tulad ng pamilya kontrado ay bihira ko lang silang makita at makausap. Kaya't sinadya ko na talaga ang loob ng mansyon. Grabe, halos malula ako sa lawak ng loob ng mansyon. Doon lang din ako nakakita ng mga pandekorasyon sa loob ng bahay na animoy mga pampalasyo ang disenyo. Opo. Opo. Anong ginagawa mo dito sa loob ng mansyon? Sinong nagsabing pumasok ka dito? Ay, pasensya na po kayo, Mang Kiko. Magtatanong lang po sana ako. Kahapon ko pa po kasi kayo hinahanap. Magtatanong lang naman po ako. Hindi ba't may pit ang bilin kung hindi ka maaaring tumapak sa loob ng mansyon? Maliban na lang doon sa kulungan ng mga hayop. Opo. Pasensya na po. Hindi na po mauulit, Mang Kiko. Dapat lang. Dahil sa susunod na tumapak sa loob ng mansyon, ay may kaparusahang ipapataw sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag po. Halos kalat ka rin ako papalabas ni Mang Kiko. Galit na galit talaga siya ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit sobrang higpit nila. Siguro takot manakawan, pero wala namang ganun sa aming lugar. Napaisip tuloy ako kung meron ba silang tinatago na kung ano. Nagulat din ako nang marinig ko ang sagot ni Mang Kiko. Tinanong ko kasi siya kung bakit tatlong araw nang hindi pumapasok si Goryo. Ang sabi niya ay nahuli daw si Ungas na nagtatakas ng kambing noong nakarang hating gabi. Kaya't pinalayas na ito ng tuluyan at tinanggal sa trabaho. Hindi ako makapaniwala, pero kahit papano ay kilala ko si Goryo. Hindi niya magagawa ang magnakaw. Isa pa, wala namang ganong pag-uugali sa aming bayan. Hindi uso ang nakawan. Madalas pa nga nagdadamayan ng mga tao, lalo na sa panahon ng sakuna. Pero ang magnakaw, malabo talaga. Habang nagtatrabaho, ay patuloy na lumilipad ang isipan ko. Hindi kaya nahuli si Goryo na kinakausap si Fidela? Tama, hindi malabong mangyari yon. Isa pa naman sa mahigpit na ipinagbabawal sa amin ay ang pakikipag-usap at paglapit sa kahit kaninong miyembro ng pamilya kontrado, lalong-lalo na kay Fidela. Habang nagpapakain ako ng mga baboy, ay hindi ko sinasadyang mapasulyap sa bintana ng kwarto ni Fidela. Laking gulat ko nang makita ko nakatitig siya sa akin. Kaagad kong binaling ang paningin ko sa aking ginagawa, pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Muli ako sumulyap sa kanya. Nagulat pa ako nang makita ko nakatitig pa rin siya sa akin at bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, pudyat na pinapalapit niya ako sa kinaroroonan niya. Sa totoo lang, nag-aalangan ako. Pero naisip ko rin na pagkakataon na ito para mapalapit sa kanya
Bahala na. Alam kong mabubisit kayo sa akin. Pero kung makikita nyo lang kasi, ang mga kaakit-akit ng ngiti ni Fidela ay paniguradong mauunawaan nyo ako. Kaya ayun, nadala ako ng kahinaan ko. Umasa na naman ako na baka ako na nga ang magustuhan niya. Kasi nga, magnanakaw pala si Goryo. Ewan, hindi ko alam. Basta lalapitan ko siya. Bahala na talaga. Senyorita, bakit niyo po ako tinatawag? Diba, ikaw si Rodrigo? Huwag mo akong tawaging senyorita. Fidela na lang. Alam mo, matagal na kitang gustong makausap. Ako po? Bakit naman po? Ang sabi sa akin ni Goryo, may pagtingin ka raw sa akin. Totoo ba yun? Huwag ka nang mahiya. Ayos lang naman sa akin yun eh. Pero paano po si Goryo? Hay nako, ang lokong yun. Nanligaw siya sa akin pero hindi ko naman talaga siya gusto. At isa pa, magnanakaw pala ang taong yun. Mabuti na lang talaga at nahuli siya ng mga tagapagbantay dito sa mansyon. Mukhang totoo nga ang sinabi ng Mangkiko. Gumawa talaga ng kalokohan si Goryo. Noong una ay hindi ako naniniwala. Pero iba na ang usapan nang mismong si Fidela na ang nagbalita sa akin ng mga bagay na yon. Isa pa, hindi ko na masyadong inisip yon dahil halos tumalon ako sa saya. Napatunayan ko kasi na wala namang namagitan kila Goryo at Fidela. Masyado lang sigurong pilingero si Ungas. Porkit kinakausap siya ni Fidela, nangarap na. Kung sa bagay, ganun din naman ako eh. Palaasa. Pero kahit na umasa ako noon, sa tingin ko, hindi naman ako nagkamali. Kasi nga, bumalik na ang pag-asa na yon na dati ay inakala kong wala na. Kakausapin ko pa sana si Fidela, pero naudot ang masayang tagpong yon nang marinig ko ang mga yabag ni Mangkiko. Hindi naman yung madalas na nagpupunta sa kulungan ng mga hayop, pero nagtaka ako kasi bigla siyang pumunta ron. Sinong kasama mo rito, Digo? Narinig ko may kausap ka. Ay, wala po, Mangkiko. Kinakausap ko lang po itong mga hayop. Alam nyo na po, medyo napapanisa na kasi ako ng laway eh. Wala po kasi akong makausap dito. Wala akong kasama. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo kung ayaw mong matulad sa sinapit ng pangahas na si Goryo. Sabay sulyap nito sa bintana ng kwarto ni Fidela. Sinapit? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang wala, baka tulad na nangyari sa kanya, ay mawalan ka rin ng trabaho. Sabay irap at talikod nito sa akin. Sa totoo lang, hindi ako masyadong kinabahan sa eksena na yon. Bagkus ay sobrang saya ko dahil nakausap ko na sa wakas si Fidela. Nagkaroon ako ng iba yung pag-asa. Naulit nang naulit pa ang mga ganong kaganapan hanggang sa nagkaaminan na kami ni Fidela nang nararamdaman. Niminsan ay hindi ko pa nagagawang mahawakan man lang ni dulo ng daliri ni Fidela. Dahil nga sa bintana lang talaga siya, palagi nakadungaw. Pero tila damang-dama ko na palagi ang presensya niya sa tabi ko. Madalas kami nagpapalitan ng liham. At dahil nga doon ay mas ginanahan pa akong magtrabaho. Kahit na medyo malabo ay buo ang pag-asa ko na balang araw ay si Fidela na ang makakasama ko habang buhay. Isang hapon, habang masaya ako naglalakad pa uwi, ay nakadama ako ng kakaiba. Kumabog ang dibdib ko dahil may nararamdaman akong presensya ng kung sino. Palihim itong sumusunod sa akin. Napansin ko din na halos mag-agaw na ang liwanag at dilim, kaya't lakad takbo na ang ginawa ko. Lalo pa akong kinabahan nang sumagi sa isipan ko ang usap-usapan sa aming baryo. May ilang tao kasi ang napapabalitang nawawala. Hindi man panay-panay ang insidenteng yon, pero nagdudulot pa rin sa mga mamamayan ng Isla Purosa. Sabi ng iilan ay may mga gumagalang mababangis na hayop sa aming lugar. Minsan kasi
may natatagpo ang putol na bahagi ng katawan galing sa nawawalang biktima. Kaya siguradong mabangis na hayop daw ang may kagagawa nito. Pero iba ang pakiwari ng karamihan. Gampo ng kadiliman daw ang may kagagawan ng mga bagay na yon. Sa madalit salita, mga aswang. Hindi ko naman alintana ang mga bagay na yon. Dahil nga si Fidela ang palaging laman ng isipan ko. Pero iba pala talaga kapag ikaw na mismo ang nakakaranas ng kaba. Bahala na. Nagpatuloy ako sa mabilis na pagkilos hanggang sa tuluyan na akong tumakbo. Panakanaka pa akong lumilingon sa aking likuran pero wala naman ako makita na kung ano. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang biglang may humablot sa akin sa isang sulok. Shhh! Huwag kang maingay. May kakaibang nilalang na kanina pang sumusunod sa'yo. Sino ka? Hindi ba ikaw yon? Makita mo ba kung sino yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Pero isa lang sigurado. Nasa panganib ang buhay mo. Teka, sino ka ba kasi? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng gubat? Hindi agad nakapagsalita ang lalaking humablot sa akin patungo sa dilim. Bagkos ay napatitig ito sa suot-suot kong medalyon. Maswerte ka. Kaya pala, hindi ka magawang lapitan ng nilalang na yun. Ha? Maswerte? Anong ibig mo sabihin? Saan mo nakuha ang medalyon na yan? Ito? Ito pang medalyon na to? Bigay sa akin to ng nanay ko bago siya mamatay. Kilala kasi siya manggagamot sa baryo namin. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Sino ka ba? At saka, bakit interesado ka sa medalyon ko? Hindi ako interesado dyan. Dahil alam kong sarado ang visa niyan. At yung bagay na yan ang magbibigay ng proteksyon sa'yo laban sa masasamang elemento. Alam ko yan. Dahil minsan na akong naging tagasunod ng isang manggagamot. Ah, oo nga. Naalala ko. Ang sabi sa akin ni inay, huwag ko daw itong aalisin sa katawan ko eh. Eh, ito daw yung pamana niya sa akin. Teka, ano ba kasi yung pangalan mo? Grabe ka ha, tinakot mo ako kanina. Eh, talaga bang may sumusunod sa akin? Eh, salamat kung ganun. Niligtas mo pala ako. Ako nga pala si Digo. Alam ko. At alam kong sa mansion ka naninilbihan, di ba? Teka, paano mo naman nalaman? Nalaman ko yun sa kapatid kong si Goryo. Si Goryo? Nga pala, ako si Tonyo. Kapatid mo si Goryo? Teka, nasa na ba ang damuhong yun? Hindi mo ba alam ang ginawa ng kapatid mo? Eh nahuli daw siya ng dakaw ng mga kambing nung isang hating gabi. Alam mong hindi totoo yan. Oh, teka lang. Bakit parang galit ka sa akin? Eh yun lang naman yung nakarating na balita sa akin eh. Kaya nga, pinalaya siya sa mansyon, di ba? At tinanggal sa trabaho. Digo, alam kong dito kalaki sa Isla Porosa. Alam nating dalawa na walang kawatan sa lugar na ito. Wala sa ugali ng mga taga dito ang kumuha ng bagay na hindi sa kanila. Naiintindihan naman kita, pre. Kapatid mo yung tao eh. Malamang, papanigan at pagtatakpan mo siya. Eh anong gagawin natin? Nahuli siya sa akto eh. Nasaan na ba kasi yan si Goryo? Ang kapatid kong si Goryo? Ayun. Magdadalawang linggo na siyang hindi umuwi. Anong ibig mo sabihin? Eh, kung ganun, nasan siya? Anong nangyari sa kanya? Yan nga rin ang dahilan kung bakit ilang araw na kitang inaabangan sa lugar na to. Gusto kitang tanungin kung nasa loob ba ng mansyon ng kapatid ko. Pasensya ka na, Tonyo. Pero halos isang linggo na ngang hindi ko nakikita si Goryo eh. Sabi lang ni Mang Kiko, nahuli daw siyang nagdanakaw. Kaya tuluyan ang pinaalis at saka tinanggal sa trabaho. Digo, parang awa mo naman oh. Tulungan mo naman akong mahanap ang kapatid ko. Pre, ano bang gusto mong gawin ko? Eh, bakit hindi ka nalang mismo magtungo doon sa mansyon? At direkta mong itanong kala Mang Kiko kung ano ba talaga nangyari sa kapatid mong si Goryo. Hindi naman siguro nila gagawa na masama yung tao. At kung sakaling pinakulong nga nilang kapatid mo, panigurado naman na malalaman natin yun. Hindi kaya nag-less lang yun o kung saan man nagpunta?
Ilang beses na kami nagtangkang lapitan sila sa mansyon at tanungin kung nasa na ang kapatid ko. Pero isa lang ang tugon nila eh. Hindi na daw siya pumapasok. Malakas ang kutob kong may ginawa silang masama sa kapatid ko. Tulungan mo ako, Digo. Hindi agad ako nakakibo sa hinihinging pabor ni Tonyo. Hindi ko naman kasi talaga kaibigan si Goryo eh. Di ba nga, karibal ko pa nga siya. Pero kitang kita ko ang sensiridad sa mga mata ni Tonyo. Tulad niya ay may nakababatang kapatid din ako. Sumang-ayon na ako sa hinihinging tulong ni Tonyo. Pero hindi ako nangako na magkakaroon ng malinaw na resulta. Kahit pa sa totoo lang ay may punto siya. Walang magnanakaw sa Isla Porosa at ang mga taong nasa mansyon ay pawang mga dayo lang sa lugar na ito. May kakaibang kaba ang dumaloy sa aking dibdib. Hindi kaya may ginawa silang masama kay Goryo? Doon ko lang naalala. Madalas nga pala sila mag-usap ni Fidela nung nakaraan. Hindi kaya nahuli sila ni Mang Kiko at may ginawa na sila kay Goryo? Kung ganon, hindi pala malabong mangyari sa akin yun. Napaisip ako. Siguro nga, mas mainam na iwasan ko na lang si Fidela. Pero sa tuwing naaalala ko, ang napakaamo niyang mukha ay nawawala ang takot ko. Lalo pat inamin niya na rin na nagugustuhan niya na ako. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kakaisip sa kung anong nangyari kay Goryo. Pero kung sakaling mangyari sa akin yun, eh hindi ko isusuko si Fidela. Kinabukasan ay naging mas maingat ako. Binawasan ko ang paglapit at pakikipag-usap kay Fidela. Agad niya namang nahalata yun, kaya't hindi niya ako tinigilan sa pag-uusisa. Bakit daw tila umiiwas ako? Fidela, si Goryo, eh halos 2 linggo na siyang nawawala eh. Si Goryo? Yan ba ang dahilan kung bakit umiiwas ka sa akin? Iniisip mo bang may masama silang ginawa sa kasama mo? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Fidela. Pero gusto ko sanang malaman ng totoo. May kinalaman nga ba sila Mang Kiko sa pagkawala ni Goryo? Katulad ka rin pala ng iba. Akala ko, kaya mo akong ipaglaban. Isa ka rin palang duwag. Hindi totoo yan. Kaya kitang ipaglaban hanggang sa huli. At hindi ako natatakot sa kung sino man ang hadlang sa pagtitinginan natin. Pinapangako ko yan, Fidela. Kung gayon, ipaglaban mo ako. Itakas mo ako sa lugar na to. Ha? Fidela? Sinasabi ko na nga ba. Takot ka rin. Oo, sila Papa ang may kagagawan sa pagkawala ni Goryo. Si Don Tasio? Ang Papa mo? Anong ginawa nila kay Goryo? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Goryo. Pero alam kong sila ang dahilan sa pagkawala niya. Digo, tulungan mo kong makataka sa impyerno na to. Hirap na ako dito. Para akong ibon na nakakulong sa isang maliit na hawla. Itakas mo ko. Sasama ako sa iyo kahit saan. Sa puntong yon, ay hindi agad ako nakatugon sa kahilingan ng mahal kong si Fidela. Pero dahil sa pag-ibig ko sa kanya, ay napilitan na akong pagbigyan ang kahilingan niyang pagtakas. Pero kinailangan kong humingi sa kanya ng ilang araw upang isakatuparan ang lahat ng yon. Masusi ako nagplano. Bala ko sana makakuha ng ebidensya laban kila Mang Kiko at Don Tasio upang kung sakaling lumapit na kami sa otoridad ay matatapatan ng ebidensyang yun ang koneksyon at salapi nila. Sa sumunod na 3 araw ay naging alerto at mapagmasid ako sa paligid. Pero kahit anong gawin kong pag-iimbestiga ay wala ako napapala hanggang sa sumapit na ang hapon nang makarinig ako ng komosyon na nagmumula sa loob ng kwarto ni Fidela. Umaalingaw nga mula doon ang dominanteng tinig ni Don Anastasio. Napakatigas ng ulo mo, Fidela. Wala ka nang sinusunod sa bahay na to. Huwag mo kong piliting. Gamitan ka ng dahas. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Papa? Para akong ibon na nakakulong sa hawla. Wala akong kalayaan sa lugar na ito.
Ilang beses ko mang sasabihin sa iyo na hindi pa ito ang tamang panahon para gawin mo ang mga gusto mo. Papa, kung mahal mo ko, hahayaan mo kong gawin ko ang gusto ko. Ano pa bang gusto mo, Fidela? Ibinibigay ko naman sa iyo ang mga pangangailangan mo, ah. Hindi mo maaaring ipilit ang gusto mo. Pero Papa... Magmula ngayon, hindi ka na makakalabas sa silid na ito. Maliwanag ba? Papa! Hindi ko na matiis na makitang naghihinagpis ang mahal kong si Fidela. Kaya't kinabukasan ay napagpasyahan kong itakas na siya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Digo? Maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Sigurado na ako, Tonyo. Kailangan din nating maitakas si Fidela dahil siya ang magiging susi sa pagkawala ng kapatid mo si Goryo. Nakahanda ka bang tulungan ako? Dapit hapon, oras na ng pag-uwi ko at yun din ang oras ng pagtakas namin ni Fidela. Bago ako lumabas ng mansyon ay lumikha ako ng maliit na butas na maaaring labasan niya at mula nga kanina ay nakaabang na sa labas nun sila Tonyo. Kasama niya ang mga kaibigan niya. Naghagis din ako ng lubid pa itaas tungo sa bintana ni Fidela upang may magamit siya sa pagbaba. Pinilit kong maging kalmado upang walang makalat ang tagapagbantay sa bawat pagkilos ko. Tipikal akong lumabas ng mansyon tulad ng ginagawa ko araw-araw matapos ang trabaho. Nagmamadali akong tinungo ang kakahuyan kung saan na pagkasunduan namin magkita nila Tonyo. Pero pasado alas 6 na, wala pa rin sila. Sana lang talaga nagtagumpay sila. Hindi naman kasi ako pwede sumama sa kanila dahil hinahatid tanaw ako palagi ng mga bantay sa mansyon. Malabong makaikot ako sa likod nun. Lumipas pa ang ilang minuto at tuluyan na akong nabalisa. Hindi na ako nakatiis kaya tinungo ko na ang daan tungo sa likod ng mansyon. Pero nakakailang hakbang pa lang ako ay natanaw ko na sila Tonyo. Salamat sa Diyos, kasama nila ang pinakamamahal ko si Fidela. Fidela, salamat sa Diyos at kasama ka nila. Ayos ka lang ba? Hindi ba nila kayo nasundan? Taos puso ko nagpasalamat kila Tonyo. Pero naputo lang masayang usapan namin yon nang biglang may mga pagsigaw kaming narinig. Uy! Naloko na. Nasundan pala sila ng mga tagapagbantay. Ang buong akala ko pa naman ay ligtas na kami. Pero hindi pala. Mabilis kaming kumaripas ng takbo upang matakasan ang mga humahabol sa amin. Pero sadyang mapabilis silang tumakbo at anumang sandali ay maaabutan na nila kami. Tonyo! Tonyo! Tonyo, maaabutan na nila tayo! Dumiretso ka lang, Digo! Tahakin mo ang daan papuntang baryo nyo! Halos abutan na kami nang nasa 10 palalakihan nang humahabol sa amin. Pero laking gulat ko nang biglang may bumungad ang mga kalalakihan sa dadaanan namin. Sa tantya ko ay nasa lagpas 30 ang bilang nila. Sino kayo? Huwag ka mag-alala, Digo. Mga angkan ko sila at kababaryo. Kakampi natin sila. Nabuhayan ako sa mga sinambit na yon ni Tonyo. Ang akala ko kasi ay tauhan din sila ng Don. Sumama pala ang mga ito upang makatulong na mahanap si Goryo. At ilang sandali lang alumipas ay nagpang-abot na nga kami ng mga tagapagbantay. Hindi rin naman nagtagal ang labanan na yon.
Dahil sa dami ng bilang namin, ay napa-atras namin sila. Kaya't ligtas kami nakabalik sa aming baryo. Tonyo, maraming salamat ah. Kung hindi dahil sa inyo, malamang napahamak na kami. Wala nga naman, Digo. Isa pa, ginagawa namin to para sa kapatid kong si Goryo. Eh, ngayong kasama na natin si Fidela, may maaari na tayong magtungo sa bayan at isuplong sila Don Tasio sa kinaukulan. Tama ka. Matatapos na ang kasamaan nila. Handang tumistigo si Fidela sa mga pinaggagawa nila. Fidela, maaari mo bang ilad sa amin ang lahat ng iyong nalalaman? Akmang magkukwento na si Fidela nang bigla naming narinig ang tinig ni Mang Kiko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, bata! Tapos na ang kasamaan nyo, Mang Kiko! Ang mabuti pa, labas nyo na si Goryo. Alam na naming lahat na kayo ang dahilan ng pagkawala niya. Fidela, pumasok ka sa loob ng bahay. Huwag ka munang lumabas. Oo, Digo. Ngayon sabi mo sa amin, Mang Kiko, nasan si Goryo? At anong ginawa nyo sa kanya? Si Goryo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Natigalgalan ako nang biglang lumitaw ang Don mula sa di kalayuan. Kasama na nito ang nasa mahigit 50 tauhan niya mula sa mansyon. Hindi maganda to. Mukhang dadanak ang dugo ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin, Don Tasio? Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Kung ayaw mo maghalo ang balat sa tinalupan! Nakakatawa kayo, mga hangal. Kayo na rin ang humukay ng mga sarili niyong libingan. Sinisigurado kong pagsisisihan niyo ang kapangasan niyong ito. Ang lakas naman na loob niyo magbanta. Dayo lang kayo sa lugar na to. Hindi kayo pwede maghari-harian dito. At hindi niyo alipin ang mga taga-Isla Porosa. Saglit ako natigilan nang bigla akong maulinigan ang pagpalahaw ng kapatid kong si Ising at Itay mula sa loob ng bahay namin. Ising! Itay! Walang niya ka doon, Tasio! Anong ginawa mo sa pamilya ko? Halos mata pa ako sa pagtakbo pabalik sa loob ng aming bahay. Ganun na lamang ang panlulumo ko nang tumambad sa aking paningin ang nakahandusay na bangkay ni Ising at Itay. At ang pinakadumurog sa puso ko ay nang makita ko nilalantakan ni Fidela ang kanilang mga lamang loob. Fidela? Fidela? Ano yung ginawa mo? Sabi na mo, Fidela! Anong ginagawa mo? Hindi! Tigmak ng dugo at parang wala na sa sarili si Fidela habang hayok na hayok sa paglapa sa bangkay ng aking ama't kapatid. Mga angal, dahil sa ginawa niyong pagtakas kay Fidela, ay para niyo na rin minadali ang pagkamatay niyo. Wala na akong magagawa kundi mabagang pagsakop namin sa islang ito. Sinubukan kong pigilan ang pagkahayok ni Fidela sa dugo at laman kong kayat, nagpaalaga ako ng mga kambing at baboy sa likod ng mansyon. Pero dumating ang punto na nagsawa na siya sa mga yon. At nang minsan siyang makatakas, ay agad siyang nabiktima ng tao. Hinanap-hanap niya yon ang kanyang katawan. Kahit maging si Goryo ay hindi niya pinalagpas. Mga kator, dumating na ang tamang oras. Ang kinina natin ang islang ito. Magpakabusog kayo, mga alagad. Isa-isang nagpalit ng anyo ang mga tauhan ng Don. Mula sa pagiging tao ay nagmukhang halimaw ang mga ito. Tinubuan ng kaliskis at naglalaki ang pangil ang bawat isa sa kanila. Animoy mga ahas na may mga paa at kamay ang mga itsura nito. Hindi inaasahan ng mga taga-baryo
at ang kanigoryo ang mga pangyayaring yun. Hindi na nila nakuha pang lumaban nang dahil sa iba yung takot na pumalot sa kanila mga pagkatao. Doon ko na napagtanto na si Fidela pala ang napapabalitang gumagala at pumapas lang na halimaw sa aming lugar. Siya din pala ang pumatay sa kasamahan ko si Goryo. Kung gayon ay isa lamang pala itong palabas. Nilinlang ako ni Fidela at huli na para sa pagsisisi. Halos mabingi ako sa palahaw at sigawan sa buong paligid. Nanlambot na ang mga tuhod ko sa sobrang panlulumo. Sa isang iglap lang kasi ay tila nawala sa akin ang lahat. Kahit nawala na rin ako ng lakas ng loob na lumaban pa. Tuluyan na ako napaluhod at napaluha nang makita kong akmang aatake na rin sa akin si Fidela. Sa mga sandaling yun ay parang bumagal na ang lahat. Namulat na lang ako mula sa init ng sikat ng araw. Damang-dama ko ang unti-unting pagpaso nun sa aking mga balat. Nang ibaling ko ang aking paningin ay nakita ko natutulog sa tabi ko si Tonyo. Nasa gitna kami ng karagatan, lula ng isang maliit na bangka. Tonyo? Tonyo, buhay tayo? Anong nangyari? Anong... Oo, Digo. Buhay tayo. At tayong dalawa lang ang nakaligtas. Doon ay kinuwento ni Tonyo ang mga nangyari. Bago pa man daw makadamba sa akin si Fidela, ay nagawa niya ng hampasin ito ng kawayan. Nakita niyang lugmok na ako, kaya't dali-dali niya akong pinasan. Mabuti na lang talaga at nasa tabing baybayin ang lugar namin, kaya't madali niya akong nadala sa pangpang upang makasakay sa isang bangka. Kitang-kita ko kung papaano nila pinaslang ang mga tao sa atin habang lumalayo ang bangkang ito sa Isla Poroso. Wala na akong nagawa, Digo. Meron kang nagawa, Tonyo. Nakaligtas tayo ng dahil sa'yo. Malamang sinadya ng tadhana ito upang may makapagigante sa mga kalapastangan ng ginawa sa ating bayan ng mga aswang na yon. Tila himala ang pagkakaligtas namin ni Tonyo hanggang sa napatpat kami sa kabilang bayan. Agad naming tinungo ang Kapitolyo upang magsumbong sa kinauukulan. Alam kong pinagtatawanan kami ng mga pulis na aming nakausap kahit na hindi nila ito pinapahalata. Tila nawala sa isip namin ni Tonyo na si Don Anastasio nga pala ang gobernador sa aming lugar. Saglit kaming iniwan ng mga pulis sa isang kwarto at dahil sa paghihinala ko ay kinumbinsi ko si Tonyo na umalis na lang. Mabuti na lang talaga ay ginawa namin yon dahil nang pasimple na kami makalabas ng Kapitolyo ay nakita namin sa di kalayuan sila Mang Kiko. Nagmamadali silang tinungo ang kwarto na yon. Wala nang lingon-lingon. Agad kaming kumaripas ni Tonyo papalayo sa lugar na yon. Swerte na lang talaga at nakasabit kami sa likod ng isang truck na puno ng gulay. Kinabukasan sa aming pagmulat ay nasa Maynila na kami. Hindi ko alam kung papaano umpisahan ang buhay sa syudad at hindi rin namin alam ni Tonyo kung papaano namin sisimulan ang paghihigante kila Don Tasio. Alam ko naman na medyo malabo pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Hindi maaaring mawala ng hustisya ang ginawa nila sa aking mga kababaryo, lalo na sa aking pamilya.